isang dalaga ang ipinakasal sa lalaking pinapangarap niya. Ano kaya mangyayari kapag nagsama ang supladong binata at isip batang dalaga? Bili mo ko niyan. Tumigil ka. Shit, ako nang nahihiya sa tindera ng grocery store. Bakit ayaw mo kong ibili? Candy lang naman. Galit na sad niya na parang iiyak na ito. Hindi nga candy yan. Namumula na ako sa hiya. Natatawa na rin ang tindera ng grocery store. Kainis ka, Cody. Kapag hindi mo ko ibibiling yan, lalayasan na kita. Napanganga naman ako. Oo na, kumuha ka na. Ang lapad ng ngiti niya na nagdampot ito ng 5 piraso. Favorite ko talagang strawberry, nakangiting saad niya. Miss, itong 5 piraso. Nakangiting binigay niya ito sa tendera. Narinig kong humagikik ang tendera. Napapigit na lang ako sa sobrang hiya. Bayaran mo na, nakangiting sabi niya sa akin. Binayaran ko na kagad ito at hinila ko ito palabas. Hindi ka ba titigil sa kalokohan mo? Galit na saad ko dito. Daig niya pa sila Jane, Z at Lindsay sa sobrang tigas ng ulot sa mga kalokohan. Kaya hindi lang hinihingi ko ah. Kapag ikaw gusto mo ng lovemaking, binibigay ko naman sa'yo. Napahawak na lang ako sa aking ulo. Ikinasal na nga ako pero sa isang batang wala pang alam sa mundo. Nalaki ang mga mata ko na binuksan niya. Ito nang diretso't sinubo. Ay, bakit ang kunat at ang dulas? Ngumunguyang saad niya na nakatingin sa akin. Buisit, hindi mo binasang nakasulat. Condom yan, Allison. Na high blood na ako talaga sa kanya. Nakanganga naman ito na nakatingin sa akin. Sa dami-dami ng babaeng na i-fix marriage sa akin, dito pa ako napapunta sa isip bata at walang kamuwang-muwang. Allison's POV. Ma'am, ayoko kay Cedric. Mas gusto ko si Cody, aniya ko sa mami ko. Gusto kasi nila akong i-fix marriage sa anak ng kaibigan ni Daddy. Si President Hector C. ay matalik na kaibigan ni Daddy. Nag-iisang anak lang ako pero lahat ng mga pinsan ko ay puro lalaki. Daddy, please! Huwag na lang po si Cedric. Mas gusto ko si Cody. Kung hindi si Cody ang ipapakasal sa akin, walang kasal na magaganap. Nagmamaktol na saad ko sa kanila. Okay, okay. Kakausapin ko si President Hector. Nakangising saad ni Daddy. Lahat ng gusto ko, binibigay ng parents ko. Graduating na ako bilang isang guro at age 19. Hindi talaga ako nagkaroon ng boyfriend dahil nga si Cody lang talaga ang gusto ko. Kaibigan ko si Cassandra Main, ang bunsong kapatid nila Cody at Cedric. Nakangiting niyakap ko naman si Daddy. Taga Germany talaga kami, umuwi lang kami sa Pilipinas dahil yun ang gusto ni Mommy. Filipinang mami ko at German naman si Daddy. Sobrang yaman ng mga angkan ng Montana. Nag-iisang babae lang ako sa aming angkan. Merong 16 akong pinsan na lalaki. Nagpaalam muna ako kay Mommy at Daddy na pupunta sa mansyon nila President C. Dahil 19 na ako ay may sarili akong sasakyan. Pagdating sa mansyon nila Cody, agad naman ako napasok sa loob dahil matagal na akong kilala ng mga gwardiya. Ang daming tauhan at mga sundalo sa palibot ng mansyon. Full security talaga si President C. Cassie! Sobrang haba kasi ng pangalan ni Cassandra Main, so Cassie na lang ang tawag ko sa kanya. Nakangiti naman si Cassie lumapit sa akin. Ang aga mo? Natatawang saad ni Cassie sa akin. Hinawakan kong 2 kamay niya at patalon-talon pa ako. Guess what? Kay Cody ako ipapakasal. Akala ko ba kay Kuya Cedric? Ayoko kay Sad. Si Cody ang mahal ko. Nakasimangot na sad ko rito. Masungit si Kuya Cody. Si Kuya Cedric mabait. Okay lang. Sanay naman ako sa kasungitan niya. Pumasok na kami sa loob ng mansyon. Wala si Tita Claudia? Tanong ko kay Cassie. Si Tita Claudia ang mommy nila Cassie. Kasama ni Daddy. Halika sa kusina. Ipaghahanda kita ng merienda. Cassie, nandito ba si Cody? Mahinang saad ko. Yeah, kararating niya lang. Nasaan siya? Sa room niya yata. Huminga ako ng malalim. Wait, pupuntahan ko lang siya. Ani ako kay Cassie. Napapailing naman si Cassie sa akin. Graduating na rin si Cassie sa nursing. Agad na akong umakyat sa itaas kung saan nandoon ang silid ni Cody. Kumatok muna ako bago ko binuksan ang pinto. Cody? Wala siya sa loob ng silid nito. Napatingin ako sa shower room. Naririnig ko kasi ang tunog ng tubig.
Dahan-dahan akong pumunta sa pinto ng banyo. Kinagat ko pa ang aking ibabang labi. Nanginginig ang kamay ko na hinawakan ng seradura. Nagulat pa ako nang bigla ito nagbukas. Dahil sa gulat ko, hindi sinasadyang nahawakan kong tuwalya na nakatapis sa ibaba ng katawan ng binata. Shit! Nabigla din si Cody sa ginawa ko. Yung tuwalya, nahulog. Anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Nanginginig naman ang labi ko. Nakatingin kasi ako sa alaga nito na kahit hindi pa totally gising, sobrang laki at mahaba. Mamula-mulang ulo talagang ang laki. Sa akin ka tumingin, galit na saad nito. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. What are you doing here? Di inatanong nito. Kakausapin lang kita. Cody, yung tuwalya mo nahulog. Natatarantang saad ko sa kanya. Bumaba ulit ang tingin ko sa gitnang hita nito. Nalalaki naman ang mga mata ko. Kanina patulog pa ito, ngayon nakatayo na ito sa sobrang laki talaga. No, as in malaki at mahaba. Talagang tinitigan mo pa. Inis na saad nito sa akin. Ang tuwalya mo! Shut up! Inis nitong kinuha ang tuwalya, pero hindi nito tinapis sa katawan. Sa halip nilagpasan niya lang ako at dumiretso ito sa kanyang closet. Napanganga naman ako na nakatingala sa likuran nito. Ang ganda ng katawan ni Cody. Lalo ang biceps niya, parang matigas, ang laki ng puwet. Humarap ulit ito sa akin pero nanatiling wala pa rin itong saplot. Napalunok naman ako. Hindi ka lalabas? Lumapit ito sa akin. Ang alaga mo, nakatayo! Umiwas ako ng tingin. Sadyang tatayo ito dahil may pagkain nakahain sa alaga kong anaconda. Tumingin ulit ako sa kanya. May ahas kang alaga? Yes, Allison. Itong ahas na ito nakatutok na ngayon sa'yo. Bumaba naman ang tingin ko sa bahaging gitna ng kanyang hita. Cody, labas na ako! Ani ako rito. Agad akong tumalikod pero hinawakan agad ni Cody ang aking kamay. Pagharap ko, agad ako nitong sinunggaba ng halik. Sa edad kong 19, unang halik ko ito. First kiss ko si Cody C. Ipinikit kong aking mga mata. Naramdaman ko matigas na bagay na nakadiin sa bandang puson ko. Naramdaman ko rin ang kamay ni Cody na nakapasok na sa loob ng aking damit. Kinagat-kagat nito ang ibabang labi ko. Napatingin kami sa pinto nang may nagbukas nito. Cody? Dad? Tito? Mabilis ako lumapit kay President Hector. Tito, I'm sorry po. Ako po talagang pumasok sa room ni Cody. Nakay Cody pa rin ang tingin ni President Hector. Nakausap ko na si Paring Douglas. Kayo ni Allison ang magpapakasal. What? Dad? Napatingin ako kay Cody. That's my decision. Agad tumalikod si President. Nakatingin pa rin ako kay Cody. Ano to? Plano mo ba to? Sigaw nito sa akin. Ha? Hindi. Silang may gusto nito. Ang ikasal tayo. Umiwas ako ng tingin. Really? Hindi ba kay Cedric ka dapat ikasal? Napasimangot naman ako. Ayoko kay Sid! Pero hindi ako nakatingin sa kanya kung hindi sa kanyang baba. Sa gitna ng hita. Grabe talaga, bakit ganun kalaki? Sundalo talaga si Cody. Pero hindi ito nagsiservisyo sa halip ng mga negosyo nilang inaatupag nito. Ang mga mata mo, Allison. Umiwas naman ako ng tingin. Lumabas ka na! Inis na saad nito sa akin. Cody, mahal kita! Ikaw lang gusto kong pakasalan. Pero kung ayaw mo, sa iba ko na lang ibibigay ang sarili ko. Then magmamadre na lang ako. Nakataas naman ang kilay nito. Please lang, Allison, lumabas ka na. Tinuro nitong pinto. Cody, bakit nakatayo pa rin yan? Sabay turo ko sa kanyang pagkalalaki. Allison! Napapitlag naman ako sa sobrang lakas ng kanyang sigaw. Dali-dali naman akong lumabas sa kanyang silid. Napahawak pa ako sa aking dibdib, pabalik sa kusina. Nadatnan ko si Cassie na naglalagay ng palaman sa tinapay. Nakausap mo na si kuya? Tanong nito sa akin. Yes. Anong sabi? Mahina ito na patawa. Galit na naman siya. Nakasimangot na saad ko. Kapag kasal na kayo, magiging mabait na din yun. Nakangiting saad ni Cassie. Nagkibit-balikat lang ako. Good morning, babies. Napalingon kami ni Cassie. Si Sad, ang gulo pa ng buhok nito, halatang bagong gising. Hi Al, bati sa akin ni Sad. Siya lang ang tumatawag sa akin na Al. Ang guwapo din ni Sad, pero si Cody talaga ang gusto ko. Lumapit ito sa akin na tinalikan ako sa noo. Malapit na pala tayong ikasal, nakangising saad nito sa akin. Ayoko sa'yo, humalakhak naman ito. Nakataplas lang si Sad at talagang nagmumura talaga ang biceps nito.
Bigla itong napatingin sa akin, agad naman akong umiwas ng tingin. May pagnanasa ka talaga sa akin, Baby Al. Nakangising saad nito. Nakataas naman ang kilay ko. Bigla na lang may tumikim sa likuran namin. Hey bro, bati ni Cedric kay Cody. Tumangulang si Cody, napayuko tuloy ako. Nakaramdam ako ng hiya. Al, samahin mo ako. Napatingin ako kay Sad. Saan? Sa condo ko. Kailangan nating maglinis doon. After ng kasal natin, doon tayong dalawa titira. Aniya nito ng lapad ng ngisi. Napatingin ako kay Cody. Nakangisi rin ito. Magmamadari ako. Inis na sigaw ko rito. Humalakhak naman ang dalawang binata. Napailing naman si Cassie. Tumayo na ako. Uuwi ka na? Tanong sa akin ni Cassie. Pupuntahan ko lang si Arthur. Isusuko ko ng bataan ko. Kasi papasok na ako sa kumbento. Inirapan ko naman si Sad at Cody. Pero bigla namang naging seryoso mukha ni Cody. Bye! Aniya ko sa kanila at tumalikod na. Pagdating ko sa aking kotse, pasakay na ako sa driver's seat na may nagsalita sa aking likuran. I don't want my future wife not a virgin anymore. Humarap naman ako dito. Pero nakatalikod na ito't bumalik sa loob. Hindi ko mapigilang mamilipit sa sobrang kilig. Pumayag na si Cody. Nakangiting pumasok ako sa aking kotse. Soon, Mrs. Cody sina ako. Allison? Napalingon naman ako kay Mommy. Mom? Next month nang kasal niyo ni Cody, minamadali na ni President Hector. Nakangiting sad ni Mommy. Tuwang-tuwa na lumapit naman ako kay Mommy at niyakap ito ng mahigpit. Promise, Mommy, gagampanan ko ng mabuti ang pagiging housewife ni Cody. Matamis na ngiting saad ko. Yes, baby. Alam ko magiging isang mabuting asawa ka. Huwag laging kalimutang magdasal, okay? Opo, Mommy. Salamat po sa lahat-lahat ng ginawa niyo ni Daddy. Basta para sa nag-iisang prinsesa namin, ibibigay namin ang lahat. Napakaswerte ko. Napakabait at mapagmahal na sobrang magulang ko. Kahit mayaman kami, hindi naman ako maluho. Kahit papano, ang pagtatapos ko sa kolehiyo ay with flying colors. Isang magandang regalo maibibigay ko sa kanila. Naging abala na rin ako sa nalalapit na graduation. Minsan ko na lang din nakakausap si Cassie. Abala na rin siya sa graduation niya. Yaya, pakisabi kay Mommy na pupunta muna ako sa bahay ni Cody. Saad ko kay Yaya. Bala ko kasing sorpresahin ang mapapangasawa ko. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha? Uuwi ka pa ba? Oh, doon ka na matutulog. Bahala na po. Tatawag na lang ako mamaya. Nakangiting sagot ko naman. Hindi naman ako pinagbabawalan ng mga magulang ko na makitulog sa bahay ni Cody. Total naman ilang linggo na lang, ikakasal na kami. Walang katulong sa bahay ni Cody. Mag-isa lang itong nakatira sa napakalaking bahay niya. Nag-doorbell muna ako sa mataas na puting gate. Nakaparada naman ang kotse ko sa gilid ng daan. Pagbukas ng gate, bumungad kaagad ang nakakunot niyang noo. Ipagluluto sana kita, nakangiting sad ko rito. I'm busy. Aniya na isasarado sana ang gate. Eh Cody, what? Nakanguso naman ako nakatitig sa napakagwapong mukha ng binata. Samahan mo akong mamalingki. Then, magluluto ako habang nagtatrabaho ka. Huwag kang makulit, Allison. Inis na sigaw niya sa akin. Gusto lang naman kitang ipagluto. Malapit naman na tayong magpapakasal. Mangyak-nyak na sad ko naman sa binata. Napahilamos ito ng mukha tumalikod na. Sumunod naman ako sa loob. Napamangha naman ako sa ganda ng disenyo ng bahay ni Cody. Sobrang maaliwalas ito. Magbibihis lang ako. Aniya at tinignan muna ako sa ulo hanggang sa paa. Sa club ka ba pupunta? Bakit ganyan ang suot mo? Kita ng kaluluwa mo dyan. Galit na sigaw niya sa akin. Tinignan ko naman ang aking sarili. Nakasuot ako na sobrang iksing skirt at tube na kita naman ang aking pusod. Uuso kasi yung ganito. Hindi tayo aalis kapag ganyan ang suot mo. Palengking pupuntahan natin. Nakasimangot naman ako nakatingin dito. Wala akong baon na damit. Wait me here. Aniya na umakyat na ito sa itaas. Habang nasa itaas pa si Cody, nag-ikot-ikot muna ako sa sala. Wala naman halos nakalagay sa sala ng binata. Isang malaking frame ng kanilang pamilya ang nakasabit. Napangiti naman ako na nakatingin sa malaking litrato. Halos magkahawig si Cedric at Cody. Same eyes, same lips and pointed nose. Etong suotin mo. Napalingon naman ako kay Cody na hawak-hawak ang malaking t-shirt at pantalon. Ayoko niyan! Inis na sabi ko naman. Ang arte mo, Allison. Ayoko nang maarteng asawa. Inis na hinablot ko ang pantalon at t-shirt. Nasaan ang comfort room? Tanong ko sa binata.
Why? You can change your clothes in front of me. Fiancé na kita. Wala namang masamang makita ko yan. Ani yan na nakataas pang dalawang kilay. Hindi pa tayo kasal at magagalit si mommy. Dali-daling tumalikod ako at naghanap ng comfort room. Agad ko naman itong nakitang malapit sa kitchen. Mabilis akong naghubad at sinuot ang pantalon bago pang pantulog. Bago pa ang pantalon at kasyang-kasya ito sa akin, ang t-shirt naman ay malaki ito sa akin. Tinali ko lang ito sa harapan at nakalabas ng konti ang aking impis na tiyan. Pagbalik ko sa sala, komportable lang nakaupo si Cody. Desente ka nang tingnan. Ani yan na tumayo na ito't dumiretso sa labas. Nakasunod naman ako sa kanyang likuran. Kotse mo na lang ang dalhin natin. Ani yan na sumakay nito sa driver's seat. Wala kaming imikan habang nasa biyahe, pero hindi ko talaga mapigilan ang aking bibig. Cody? Yes? May girlfriend ka ba? Yes. Pwede bang iwalayan mo na siya? Kasi malapit na tayong kasalan tayo sa papel, Allison. Meaning, ginawa ko lang ito dahil sa kagustuhan ng both parents natin. Yumuko naman ako at kinurot-kurot ang aking palad. Nasasaktan ako. Ibig sabihin, ako lang talaga nagmamahal sa amin. Ano bang lulutuin mo? Tanong ni Cody na tumingin ito saglit sa akin. Chicken? Mixing sad ko naman. Chicken what? Tinola? Mahinang sagot ko at tumingin sa labas ng kotse. Bakit dito? Sa mall na lang tayo mamalengke. Nakabingit na sad ko kay Cody. Mas mura dito. Mamalengke ka na. Dito na lang kita hihintayin sa kotse. Ani yan na nakasandal na ang ulo sa upuan at nakapikit na ito. Nagdadabog naman akong lumabas at pabagsak na sinarado ang pinto. Kainis kang Koreano ka? Sigaw ko't pumasok sa loob ng palengke. Palingaling nga pa ako at nandidiri na nakatingin sa akin tinatapakan. Pumunta muna ako sa gulayan at bumili ng sayote. Talagang sinaulo ko pang ilalahok sa tinolang manok. Pabili din po ng luya at dahon ng sili, sahal ko sa tindera. May manok din ako, ma'am. Native ito at madali lang palang butin. Ani yan ang tindera sa akin. Sige po, nangingislap naman ang mga mata ko na nakatingin sa buhay na manok. 400 lang yan, ma'am. Agad ko namang inabot ang bayad. Keep the change na lang po, sahad ko sa tindera at kinuha na ang manok na nakalagay sa net bag. Malapad naman ang ngiti kong bumalik sa sasakyan. Agad ko na itong dinerecho sa likod ng sasakyan ng mga pinamili ko. Let's go, masayang sahad ko kay Cody. Excited na akong ipagluto ang binata. Nasaan ang pinamili mo? Tanong niya sa akin. Doon ko na nilagay sa likod ng sasakyan. Agad naman pinaandar ng binata ang kotse. Pagdating sa bahay, agad akong bumaba at kinuha sa likod ng kotse ang manok. What the heck, Allison? Gulat na sad ni Cody na nakatingin sa manok na daladala ko. Magluluto ako! Inis na nagmamartsa ako papasok sa kusina. Nakabuntot naman sa aking likuran si Cody. Bakit yung buhay ang binili mo? Paano mo yan kakatayin? Sigaw niya sa akin. Nakapamewang na humarap ako rito. Alam kong kumatay ng manok. Nakikita ko kay Yaya kung paano niya ito kakatayin. Kumuha muna ako ng kaserol at nag-init ng tubig. After ko nagsalang ng tubig, hinanda ko ng kutsilyo at maliit na mangkok para lalagyan ng dugo. Kinuha ko naman ang manok at tinanggalan ito ng tali. Holy Christ! Sambit ni Cody na nakatingin sa akin. Hawakan mong dalawang pakpak niya, gigilitan ko ng leeg. Nakangiting sad ko rito. Nakanganga naman itong nakatingin sa akin. Kalaunan ay lumapit ito sa akin at tinawakan ang pakpak. Tinanggalan ko naman ang balahibo sa laeg ang manok. Kailangan pa bang gawin yun? Ani yan na awang-awa itong nakatingin sa manok. Yeah, bibilang ako ng tatlo at gigilitan ko kagad ang kanyang leeg. Mahinang sad ko rito. Shit, anong kalokohan tong ginagawa mo? Di na sad niyan ikinasimangot ko. Isa, dalawa, tatlo. Binigla ko namang ginilitan ang leeg ng manok pero bigla itong pumalag na malakas at nakawala to. Ay, Cody! Habulin mo! Habulin mo! Nagsisigaw na sad ko. Punyeta, Allison! Ikaw lang talagang gigilitan ko ng leeg! Agad namang hinabol ni Cody ang manok na kahit nakalayla ng leeg, patuloy pa rin itong nagtatatakbo. Bit-bit ang kutsilyo, hinabol ko rin ang manok, puno na ng dugo ang sahig. Ay, Cody! Nasa sofa! Taranta namang tumalon ito tinakma ng manok sa leeg. Nakahinga naman ako ng maluwag nang nahuli na ito. Unang araw pa lang ng pagsisilbi mo sa akin, palpak na kaagad. Sigaw niya na pulang-pulang mukha. Cody! Kagat labing tawag ko rito. What? Ang chicken! Naiwan mo yung katawan niya sa sofa! Ang ulo lang ang bit-bit mo! Nakangibit na sad ko rito. Allison! Nagbabaga ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin.
Umuwi ka na, Allison. Galit na sad ni Cody sa akin. Inirapan ko naman ito. Hindi ko naman kasalanan na naghiwalay ang ulo't katawan ng manok. Magluluto ako, sigaw ko naman. Tinapon ko na ang ulo ng manok at ang katawan naman ay tinanggalan ko ng balahibo. Paano mo yung pipira-pirasuhin? Nagdududang tanong niya. Iabot mo sa akin na sangkalan at kutsilyo, utos ko habang nilinisan ng maigi ang katawan ng manok. Siguraduhin mo lang na marunong ka. Wala talaga akong tiwala sa'yo. Naririndi na talaga ako sa boses ni Cody. Kanina pa siya sigaw ng sigaw sa akin. Nakakunot ang noo ko na tinitigan ang puwet ng manok. Ano na naman yan? Galit na tanong niya. Marunong ka bang magtanggal ng puwet ng manok? Tanong ko rito. What the heck? Bahala ka nga sa buhay mo. Ani yan na tumali ko dito. Suplado! Napabuga naman ako ng hangin at inumpisahang gayati ng manok. Ginayat ko na rin ang mga gulay na ilalahok. Habang pinapalambot kong manok, nagsaing muna ako sa rice cooker. After 30 minutes, agad ko nang inayos ang lamesa. Sinalin ko sa malaking mangkok ang tinola. Pakanta-kanta pa akong pumasok sa silid ni Cody para tawagin na ito. Cody! Sobrang ganda ng silid niya at ang bango nito. Kakain na tayo! Malambing na sad ko. Lumapit ako at niyakap ko ito sa likuran. Napapikit naman ako sa sobrang bango ng lalalanghap ko. Sigurado bang masarap yun? Aniya, na pumihit ang swivel chair niya paharap sa akin. Hinawakan yung bewang ko at pinaupo ako sa kanyang hita. Naiilang naman ako sa aming posisyon. What if I'm gonna ask you? Let's do it now. Paus na boses na saad niya sa akin. Ang ano? Kinakabahan tanong ko sa binata. You know what I mean, Ali? Nakangising saad niya at dinilaan ang aking leeg. Napapikit naman ako sa ginawa ni Cody. Ang tinola! Natatarantang saad ko. Tinola o ako? Tanong niya habang isang kamay kinakalas ang aking bra. Answer me, tinola o ako? Ulit na tanong niya. Pwede both? Kagat labing sagot ko naman. Mahina naman itong napatawa. Hinawakan niyang aking mukha at marina kong hinalikan sa labi. Pilit niyang pinapasok ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Naliliyo ako sa sensasyong ginagawa sa akin ni Cody. Cody, baka pagalitan ako ni Mommy. Then sekreto lang natin. Dito rin mapupunta after ng kasal natin. Ani ang inangat ang t-shirt na suot-suot ko. Sobrang bilis ng kamay niya. Hinila lang niya bigla ang bra ko. Bumungad sa kanyang mayaman kong dibdib. Shit, just wow. Cody, relax, okay? I'm gonna taste it. Hindi ko ma-explain ang aking nararamdaman. Sobrang init ng kanyang bibig. Tumayot at binuhat ako. Dahan-dahan niya akong binabat iniga sa malambot na kama. I can't control myself anymore, Ali. Bulong niya sa akin at sinimulang binaba ang pantalon at underwear ko. Nakatitig lang ito sa walang saplot kong katawan. Tumayot at mabilis ang tinanggal din ang kanyang mga saplot. Oh my God! Kahit nakita ko na to, naninibago pa rin ako sa lakit haba ng kanyang alaga. Nakatingin lang ako kay Cody. Habang nakatitig din ito sa akin. Spread your legs, baby. Aniya na pulang-pula ng mukha. Parang gigil na gigil itong binilisan ng paggalaw ng kanyang kamay. Ayoko! Shit, spread! Sigaw niya. Ayoko nga! Hindi ako nag-shave! Nakangising sumampa ito sa kamat, pinaghiwalay ang dalawang hita ko. Naramdaman ko naman na sobrang init ng buong mukha ko. Walang sabi-sabing sumubsob ito sa akin, Pearl. Pabaling-baling ang ulo ko, umakit ang kanyang labi sa aking impis na tiyan. Bawat hagod ng kanya sa aking balat ay nagkakaroon ito ng maliit na kulay pulang marika. Tinulak pa niya lalong katawan ko padapat malakas na gumalaw. Hapong-hapo ito't sumubsob sa aking likuran. Cody, alis ka na dyan sa likuran ko. Ang bigat mo! Nakangusong sad ko rito. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa niya. Tumayo na ito at pinihit din ako pati haya. Kumuha ito ng wipes at siya na rin na nagpunas sa akin. Nakita ko rin na may dugo ang wipes. Tumabi ito sa akin at tinilang kumot para takpan ang hubad naming katawan. Cody? Ungol na sagot niya sa akin. Ayaw mo bang kainin ang tinolang manok ko? Tanong ko sa binatang nakapikit na to. Tinolang tahong ang gusto ko. Ani yan na nagmulat ito't nakangisi sa akin. Tinolang tahong? Pwede ba yon? Nakakunot ang aking noong nakatingin dito. Yeah, natikman ko na ngang kani-kanina lang. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Nakasubsob naman ako sa mabangong dibdib ng binata. Let's sleep. Mamaya na natin kainin ang tinolang double dead na chicken. Ani ya, na humahalakak pa ito. Matuloy kaya ang kasal ni Allison kay Cody? Anong buhay kaya ang naghihintay kay Cody kapag naikasal na siya sa isang batang isip na si Allison? More kilig and katatawanan sa susunod nating kabanata.